Magandang araw. Ngayon ay nandito ako sa Simbahang Bato, dito sa Laurel, Batangas. Alam nyo ba, noong unang panahon ay napapaligiran ng matataas na puno ng kahoy ang kwebang ito na kung tawagin ay Simba-Simbahan. Ito ay pinaninirahan dati ng maiilap na hayop tulad ng paniki, kabag at iba pa kagaya ng ahas. Maliban doon, tuwing tag-ulan ay dito rin tumitigil ang mga baka, kabayo, baboy at iba pang mga hayop na panlupa. Ginagawa nila itong silungan kapag tag-ulan. Malapit na ako sa Simbahang Bato at bago ka makarating doon ay may madadaanan kang ilog na nasa gitna ng kalsada. So nandito na ngayon ako sa papasok sa Simbahang Bato dito sa Laurel, Batangas. So iniwanan ko doon yung aking motor dahil bawal pumasok o magpark dito sa simbahan. Siguro pinapanatili nila yung ganun yung katahimikan. So parang ako lang ang tao dito, oh. Sakto. Ako nga lang, oh. Oo nga. Wala nga katao-tao, ako nga lang. Ang galing. Ito ang Simbahang Bato, narating ko na rin. Matapos ang halos isang oras na biyahe. Ang galing, ako lang mag-isa nandito. Sa totoo lamang, nung ako ay dumating dito, sabi ko, bakit wala ka akong nakapark na sasakyan? Pagtingin ko, ako lang pala talaga nandito mag-isa. Ano, naririnig ko yung mga huni ng, ewan ko kung paniki ba yun o mga ibon. Ano kaya ang bumabalot sa simbahang ito na parang nasirang kuweba? Ayon sa mga matatanda, bago pa man naging simbahan ang lugar na ito ay tinuturing itong sagrado ng mga lokal. Nababalutan ito ng mga malalaking puno at halaman na tanging mga hayop lamang ang nakakalapit dito. May mga nagsasabi ding nakakarinig ang mga tao ng mga magaganda at kakaibang musika mula dito. Ngunit sa kabila ng ganda nito ay walang makalapit sa paniniwalang sila'y magkakasakit. Ayon na din sa mga sumubok na lumapit dito. Thank you.
Sa pagdaan ng panahon, unti-unti din itong nalapitan ng mga tao at nagsilbi ding taguan ng mga mamamayan noong panahon ng Hapon. At sinabi din na mayroon itong sikretong lagusan patungo sa Barangay Paliparan, Laurel, Batangas. Nang matapos ang digmaan, ang dating kinatatakutang kuweba ay naging kanlungan ng mga tao kapag may malalakas na bagyo. At pagkaraan pa ng ilang taon ay minabuti ni Father Ben Meraña na gawing simbahan ang kuwebang ito. Hanggang ngayon ay patuloy pa din itong dinarayo ng mga deboto, lalong-lalo na kapag Semana Santa. Si Teacher Paul at ito ang kapilya ni San Gabriel Arcangel o mas kilalang Simbahang Bato.